content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockle TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockle TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. But Camila, ni-research ko lang mabilis, is Buddhism classified as a religion? Oo daw, pero they don't acknowledge a supreme god or deity. So since wala silang Diyos, atheist to. Ayan, si Totoy. Totoy. Okay, pagtanggol mo na ang MCGI, invite kita. Bad Camilo, nakainom ka na ba? Nakainom ka na ba? Oo. Nang gamot sa high blood. Ipakilala mo ako sa kaibigan mo. I-mute mo muna, Totoy. Bad Camilo, pangalala ka daw. Oh, ako na nga si Camilo. Yun ang pangalan. MCGI ka okay, ng kailan ka na anim? Ikaw nga, hindi mo inahan yung pangalan mo eh. Mainit agad. Ano ba talaga pangalan mo? Ako Camilo talaga pangalan ko. Oh, yari ka, Totoy. Balita ko, taga-local ka raw ng Quirino. Ay, grabe. Kasi, pabati mo ako kay ano ha. Nakabrad mo na si Sherwin Benavides. Sabihin mo, ay, ina niya. Inantot niya yung ako. Ex-wife ko. Nako, kalunyero sila kamo. Magandahan na lang sila kamo. Kalokal mo yun. Nako. Oo nga pala, kirino pala, pala yung lalaki. Kilala mo ba yan, Totoy? Una, hindi ko kilala yun. No? Pangalawa, sa dami ng kapatid, eh hindi ko kilala yon. Ngayon, ang punto, ilan taon ka na bang naging kaanib, Camilo? Mukhang malalim yung sugat, ah. Oo, Totoy, kung nakikinig ka sa podcast, tinuwento niya yun. Ano siya, yung asawa niya na nadali nung kalokal mo. Hindi yun ang tanong. Ang tanong is, ilan taon siyang naging kaanib? Ikaw na muna sumagot, ha, Brocoli, para ayaw mo lang makapagluto siya. Nakalimutan ko na eh. Parang wala pang limang taon. Okay. Kailan siya umalis? Last year po. No. Oh, last year daw to eh. Yung mga ganyang usapin, ano eh, hindi tayo nanghihimasok dyan eh. Usapang ano yan eh. Ngayon, eh kung maglalabas ka lang ng ano ng hinanakit mo siguro sa podcast na lang ni eh kung kasi hindi ko una hindi ko alam yung sitwasyon sa eh syempre he said diba sakit talaga yun kung gaano mong kasakit yun hindi natin alam diba oh kasi nag-approach si Brad Camilo nang tapos sa Middle East. Siyempre magkaiwalay sila. Nakadalawang anak yung misis niya, dalawang magkaibang lalaki. Yung isa doon kapatid. Kalokal mo. So yun, siyempre sobrang sakit. Nilapit niya kay Brad Danny na bales. Ang payo sa kanya kasalanan mo yan dahil nag-upload ka. So, ganito kasi yan, ano. Una, ano ba yung aral? Diba? Yan yung risky ng nag-upload. So, kasi nasa laman tayo, maaari madaya tayo. Pero ano ba yung tinuturo ng Biblia? Diba? Eh, kung patay na yung asawa mo, kalag ka na sa kautusan. Alin pa? Kung naghiwalay na kayo at tinatapos yun na yung usapan ninyo. Toy, hindi ka maintindihan. Maintindi ako. Magdasal ka muna. Tingi ka ng signal. Nako. Ba yan?
Nakakaya sa audience natin. Ang laki ng delay. Yun na nga nangyari, Toy. Si Vlad Camilo, malalim ang sugat niya dahil hindi siya nabigyan ng justice sa loob. Hindi man lang doon natiwalag yung asawa niya. Ang lumalabas pa, yung paglapit niya sa KNP, masama dahil ang layo niya daw is matiwalag yung asawa niya. Siyempre, pag ganun ang gusto ng kapatid, napakasama niya, di ba? Gusto niya matiwalag yung asawa niya. Eh yun nga, ginawan nga kasi siya ng injustice. O, di ba bawal yon mag-asawa kayo? Kasal sila eh. Kasal, tapos nagkaroon ng anak sa iba. O, dapat yun itiwalag, di ba? Hindi naman natiwalag. So, parang mali yung judgment ng KNP. Ano masasabi mo ron? Hello? Uy. Ano ba yan? Uy, hingi ka ng signal sa Diyos mo. Toy. Kasi ano si Totoy eh, pang online-online lang yan eh, Zoom. Baka hindi mo punta sa lokal. Doon ko kung open na yung lokal nila. Hindi niya nga kilala. Gusto mo send natin picture sa kanya. Ayan, yung tanong mo, maraming mga pangyayari. Pero pinag-aralan at pinag-isipan yung desisyon. Yun ang punto, bakit nga ba hindi siya natiwalag? Una, sino bang may kasalanan? So, ang iglesia nag-desisyon sa pamamagitan ng KNP. Therefore, ang desisyon ng pamunuan, ginagalang natin. Ngayon, kung ang request mo ay matiwalag lang siya, ang iglesia na nag-desisyon. Ngayon, ano man yung reason nila, sa kanila yon. Hindi natin pwedeng panghimasukan. Kasi sila mas nakakalam. Ngayon, sa punto, timbangin natin, bakit nagkaganon? Sino yung may problema? No? Ngayon, hindi ko sasabihin kung sino may problema. So, mas maganda, unawain mo, ano yung sitwasyon? Bakit ganun ang naging desisyon nila? Hmm. Kasi, yung hindi, toy, hindi, sa... na, oh, nabuntis na nga, nanganak na nga eh. Kaya nga, ang problema kasal nga, sila. Nahandun, kasal sila. Yes, pagpalagay na natin kasal, nahandun na yung sitwasyon. Ang aral ng Biblia, di ba sabi, huwag mong iwanan yung asawa mo. Pero ang magsasuffer is yung bata. Okay? Ngayon, pinili ng asawa mo sumama doon. So, kalayaan niya yon. Ngayon, yung sitwasyon, yun ang pinili niya, tanggapin mo maluwag sa puso mo. Ngayon, yung reason naman kung bakit siya hindi tiniwalag, eh, kasi nga, nananatili pa rin yung pananampalataya. Kung although yung bang ginawa niya ay mali, yes, mali nga. Pero ang punto is, hindi kaya may mali rin sa'yo. So, tinimbang yan, pinag-aralan yan. Kaya wag mo sabihin na hindi ka nakakuha ng injustice kasi kinausap naman kayo eh. Pinagharap naman siguro kayo niyan. Kaya, decision ng pamunuan niyan, igalang natin. Nakukuha. Meron naman tamang proper forum. Meron, andyan yung legal advice. At kung hindi nila naman kayo magkakasundo, ano pang sirve ng pagsasama? Granting na nagkamali na nga, eh dadagdagan mo pa na isa pang pagkakamali. Di ba? Kaya pinag-uusapan yan. Ang problema kasi sa atin sa loob, bawal i-demanda yung kapatid. Di ba? Yes, kasi una,
hindi itinuro sa atin magkagatan. Ngayon, ikaw, nasa labas ka na, malaya ka naman na gawin ang gusto mong gawin. Nakukuha yung punto? Si Brad Camilo hindi pa tiwalag. Yung asawa niya na-suspend lang. Hindi rin natiwalag. Ayan. Kung hindi ka pa, hindi ka naman nanlamig or umalis na. Kaya lang, parang, kasi, alam mo, ang itinuro sa atin, mga kaibigan eh. Paano mo, kung yung kapatid, nag-iibigan sa loob na iglesia, paano pa kaya yung nasa labas? So, kung hindi ka pa umaalis, pero may sama ka ng loob, hindi yan ang itinuro sa atin. Tanggalin mo yung puwot sa iyong puso. Huwag mong bigyan ng daan yung Diablo. So, kung naniniwala ka pa sa aral at doktrina ng iglesia, wala ka dapat puwot. Desisyon ng ano yun? Igalang mo. Sa nakikita ko, sa pananalita mo, lumalabang ka na sa aral. Oh, hindi niya tanggap kasi yung desisyon ni Rodana. Walang justice na. Hindi mo tanggap. Puntahan mo si Kuya sa kay Dirac, nandun naman siya, dun mo mismo idulong. Bakit nagkaganon? Akit mo na, diretso mo na kay Kuya. Ito. Ginawa mo ba yun? Hindi, may kailangan kay MP muna eh. Hindi nga eh, dumaan ka na nga eh. Kumbaga, nagdesisyon na yung KNP at sa tingin mo, hindi ka nakakuha ng justice, malaya ka naman. Ando naman si Kuya, nandun na. Letter eh. Wala pa rin sagot. Pero yung pinagbasihan namin, ito, alam mo na. Yung pinagbasihan namin, una kinonsulta namin yung mga worker nung ano, bago kami mag-arap sa KNP, no? Ang sabi ng worker, tiwalag ito. Matitiwalag to ng ganito. Tapos, pinagbasihan din namin yung mga video ni Brad Haley tungkol sa mga mag-asawa. Kapag may pangangalo niya, sabi niya, ay dito sa amin tinitiwalag yung mga ganyan, kalumira at kalumira. May video yan hanggang ngayon, mapapanood mo. Ilang beses kong pinapanood yan. Tinitiwalag. Hello, naririnig ba ako? Naririnig ko. Sagutin ko lang ano. Kasi granting na may video si kapatid na Eli at yan yung aral. Meron kasi ano yung bagong itinuturo yung Espiritu Santo. Ano yung tinuturo? Mangag-ibigan kayo. Ngayon kung napagdesisyunan ng KNP niya at sa tingin mo hindi ka nakakuha ng justice, ang dali lang napita ni Tuya. Nasa KDRAC na. Ginawa na nga namin yung sinulat na kami. Hindi. Wala pa rin ng dami. Kaya nga, si Kuya nasa KDR. Kaya nga eh, ganito nga brother ano, si Kuya. Kaya nga sabi ng worker, sumulat eh, nabigay namin. Sumulat na. Kaya nga ganito nga eh, granting na sumulat ka na nga. Kung pagpanagin na natin na traffic or hindi nakarating, or nakarating man, or natabunan, di ikaw na gumawa ng ano, dumiretso ka na sa KDR, abangan mo si Kuya doon, at sabihin mo yung sitwasyon mo, tagal ko na po naghihintay, wala pa rin pong nangyayari. O di si Kuya nang makakasagot niyan. Kaya lang, hanggat hindi dumarating sa pinakamataas pag-aksyon, mananatiling may puot sa puso mo. Doon pala nga sa kanyang barado. Kaya nga di ba, ganito na brother, malaya ka naman. May pera ka naman siguro pamasahe papuntang kay Dirac. At madali lang mo nang malaman kung nasaan si Kuya. So, gumawa ka na ng paraan. Kausapin mo si Kuya para matapos na, para matuldukan na, para saka mo sabihin sa akin na hindi ka nakakuha ng justice. Kasi unfair yan eh. Hindi. Unfair yan, brother. Unfair ka. Hindi nga eh. Kaya nga eh. Tapos nagre-reklamo ka. Pinapapunta ka kay Kuya. Sino nagpapapunta? Ako. Worker na usap namin. Siyempre, din mo na. Kaya nga eh. Bakit nagre-reklamo ka pa? Decision na ng worker.
Hindi ako nagre-reklamo. Naglalabas ako. Kaya nga eh, lumalaban ka na sa aral eh. Desisyon na nga ng worker, desisyon na nga ng KNP. Eh parang may fault pa rin sa puso mo. Lumalaban ka na sa... O, oh, yes, see? Hindi yan ang itinuro sa atin. Masakit yun. Kaya nga eh. Eh, sa tingin mo nga, hindi ka nakakuha ng justice, unjust si kuya. Totoy. Totoy. Feeling mo ba, tingin mo ba madaling lapitan si kuya? Yes, subukan mo muna. Ha? Subukan mo muna. Hindi, sa feeling mo, mas madaling lapitan si kuya. Yan ang feeling mo. Yes. Oh, kasi kung talagang ang intention ni KD ay ano siya, no? Concern siya sa mga may laban, no? Kaya o meron siyang concern sa mga nanlalamig sa loob ng iglesia. Bakit niya tinigil yung consultation ni Bess? Ako masasabi ko si Bess. Hindi pa ako tapos eh. Ako masasabi ko si Bess. Madali siyang lapitan in fairness. Ako nakasama ko si Bess eh. Oh, madali siyang lapitan, mas madali siyang kausapin. Kasi the fact na nagpapa-open forum siya. It's a sign. Okay na bro, mahaba na yung ano, mahaba na yung kwento. Eh yung sinasabi mo kasi na si kuya, okay na, lapit ang punta ng kay Dirac. Okay alam mo, dapat yung magpa-open okay forum, hindi dapat tinuloy niya. Sasagutin ko na, tahimik ka na muna. Okay. Ganito na, napakimute lang, nag-eco tayo. Ayan, salamat. Pakimute. Ayan, pati sa'yo, pakisuyo. Photo op, yes, kalaban yan. Kaya kalaban sila Broccoli at saka yung Broccoli and Friends. Mga kapatid yan, yung iba, nasa loob pa. Naniniktik na lang. Pero laban na sila sa aral. Sagutin ko yung kuya kay San, sinasabi ni Kuya Adel. Yung consultation, nahandyan pa rin. Pero katulong na ang KNP. Kaya si parati nga sinasabi sa akin ng district ng pagkamalata. Pakisuyo lang, pakimute. Parating sinasabi ng district servant na yung may mga problema dyan, lumapit lang sa amin at iharap kayo sa consultation ng KNP. Therefore, yung consultation ay mas pinalawig pa at mas pinadali sa pamamagitan ng KNP. Kumbaga, may katulong na. Why? Kasi sa dami ng gawain ng kapatid na Daniel, dinadalaw yung mga ulila, yung mga matatanda, halos hindi na magkaugaga. Kaya yung sinasabi mong consultation, tinulungan na ng KNP na yung may mga problema ay diretso na sa KNP sa pamamagitan ng servant. 19 kaya mo sabihin. Ako sasagot naman ako. Yung sinasabi mo na kasi maraming gawain, maraming ginagawa si kuya or etc. Don't you think yung panahon ba ni Bess? Walang masyadong ginagawa si Bess? Okay, sagutin ka agad natin ha. Kasi para sabihin mo na maraming ginagawa, kaya dapat tanggalin yung consultation at iasa sa KNP. Saka muna, di pa ako tapos eh. Pinapinaraan kita, papasalatayin mo muna ako. Ang problema, nag-iiyak ka na. Ano nag-iiyak? Comparatively speaking, ako muna. Comparatively speaking, sinasabi mo kasi. Nagtatanong ka, ngayong sasagutin kita, ayaw mo. Tahimik ka lang. Kasi ang problema kasi, nag-iiyak na kayo. Okay, sagutin natin ha. Tama na. Yung simple lang yung tanong mo eh. Si kapatid na Eli, madaling lapitan. Sa consultation na kaagad. Yes, kasi kayang gampanan ng kapatid na Eli at gusto niya. No? Kaya nga meron tayong consultation para lahat ng may mga problema andyan, hindi mo sinasagot yung tanong sinagot eh. Ko, brother, ayaw mo lang tanggapin. Teka mo lang, ulitin ko yung tanong. Don't you think
nung panahon ba ni Bes ay hindi masyadong maraming gawain para sabihin mo na mas maraming gawain ngayon kaya dapat tanggalin ang consultation at iasa sa KNP? Okay, sagutin ka agad natin. Mag-mute ka muna. Okay, yung gawain, no, nakita mo naman si kapatid ni Ellie, ginagawa lahat, halos pagkatapos ang teksto, nagluluto pa, tapos haharap ng sa buong ano, yung alam mo, napakahirap mag-manage, no, ng isang kongregasyon plus business, kung ano yung gagawin, napakahirap. Tapos eh, dadagdag pa yung problema ninyo, kaya nga andyan nga yung KNP, araw-araw may consultation, sabi ni Photo Op. So mas sa ano mas maraming ginagawa si Best noon nagawain o yung KD ngayon? So what, anong problema mo kung mas maraming gawain? May problema ka ba ron? Alam mo ang problema mo, naghihinanakit ka na lang. Hindi. Nangungutya ka na lang, brother. Hindi, yung sa sinasabi mo kasi may problema ako kasi ang sinasabi mo. Ang problema kaya tinanggal ang consultation. Kaya tinanggal ang consultation, inasa sa KNP kasi maraming ginagawa, maraming gawain ngayon. 'Yun ang reason mo, 'di ba? Eh bakit mas marunong ka pa? O, tinan mo na. Eh, di, ibig sabihin mo, hindi ka sigurado sa sinasabi mo. Sigurado ako sa sinasabi ko. Bakit naman nakikialam ka? Okay, tatanungin ko nga ulit kita. O, so, ibig ko masabihin, mas maraming ginagawa si KD ngayon kaysa sa panahon ni Bes. Yes. Ah, mas maraming gawain si KD ngayon? So, anong issue mo doon? Mas marami siyang ginagawa ngayon kaysa kay Brad Eddie? Alam mo, Kuya Adel, ano, hindi ka na nagtatanong eh. Nangungutya ka na lang. Hindi, kaya, confirm mo muli, mas maraming ginagawa si KD ngayon kaysa kay Brad Eddie? Eh, ano nga ngayon, anong problema mo? Di ba? Nangungutya ka na lang. Hindi nangungutya, patunayan mo nga sa amin. Ano nga problema mo kung maraming ginagawa, problema mo ba yun? Bakit masyado kang apektado? Pambihira itong mga tik-tik na to. So, ibig sabihin, mas pagal na pagal si KD ngayon. Kaya tinanggal niya ang consultation at inasa sa KNP. Alam mo, ganito Kuya Adel, ano, wala ka ng pakialam. Hindi, hindi sa walang pakialam. Eh, bakit nagre-reklamo? Ikaw kasi sumasagot. Ang hirap kasi sa'yo. Eh, ano ngayon? Napapakilala kay MCGI. Sandali, nagtatanong ka, sumasagot ako. Ngayon, nagre-reklamo ka ngayon. Bakit ako sumasagot? Hindi mo nga sinasagot yung tanong eh. Ano sinasagot? Hindi, sinasagot na nga, ayaw mo lang tanggapin. Kasi hindi mo matanggap na nasagot yung tanong mo. Ngayon, alam mo kung wala ka ng magandang sasabihin, tumabi-tabi ka muna muna. Puro hinanakit ka rin eh. Okay? Ang hirap kasi sa'yo, ang hirap kasi sa'yo, Totoy Bibo. Kaya big deal sa amin, nagpapakilala kang MCGI, yung tinuturo mo, yung pinagsasabi mo, wala sa Biblia at hindi yan yaharal ng MCGI. Huwag ka magpakilala ng MCGI. Huwag ka magpakilala ng MCGI, hindi kami kikibo. Alam mo, Kuya Adel, ano, ako, hindi naman makapalmukha ko eh. Biruin mo ha, laban kayo sa aral, nananatili pa kayo sa loob, ay titik-tik ang labas nyo, mahiya naman kayo, diba? For your information, hindi ako nasa loob. Oh, sabi lang ni Broccoli, nasa loob ka pa daw, hindi ka parang tiwalag eh. Magpatiwalag ako, magpaalam na ako. Oh, hindi, automatic, nasa labas ka na. Eh si Adel, nasa loob pa ba? Bati ka, feeling mo ikaw nasa loob ka, ano ka? Matuwid ka, sumasalo ka. Nasa, ano ka, kapanatik ka ng MCGI. Don't you think yung ginagawa mo, ano ka? Nagpapanal ka? Alam mo, Adel. Natingin mo yung ginagawa mo, maka-MCGI yan. Ayaw nga ni KD na nakikipagtaltalan eh. Sabi no? Alam mo, ganito, no? Siguro, mas maganda patunayan mo na lang na may alam ka. Pumarap ka sa debate dun sa mga kaibigan natin dyan sa Tagalabas. Patunayan mo, nakarapat-rapat ka. Mga tatlong debate lang naman. Para makita natin kung may alam ka nga talaga o nagdudunong-dunungan ka lang.
Hindi, ako ba, wala naman ako dapat patunayan eh. Alam mo, pinuputok ng buji ko. Ikaw kasi, hindi, hindi, wala akong ibang dapat patunayan patungkol sa reliyon. Ang pinuputok ng buji ko kasi, yung ikaw, nagpapakilala ka MCGI, puro kasi nungalingan at hindi naman MCGI na aral ang pinapa... inaano mo, ipinapangaral mo. At tulad na karan, sinabi mo, may ultimate baptism sa langit. Hinahanap ko sa iyo si Itas, wala kang mapakita. Sa barangay ka na lang, magreklamo. Sa barangay na lang. Wala ka naman yung argumento. Sukat na sabihin mo ngayon na kaya itinigil ang consultation, maraming ginagawa si kuya. Alam mo, puro ano eh, puro hinanakit lang ang alam mo eh. Maglatag ka at kami naman yung... Pero hinanakit, di ba hinahamon niya kita ng debate? Alam mo, di ba sinabi ko lang? Ano sagot mo? Tatlong debate sa YouTube? Alam mo, hindi pwede parang ang agency nagturo sa... Adel, kalabanin mo muna ang Papa sa Roma. Alam mo kami, Totoy Bibo, ng panahon namin, nung era namin. Hindi ako interesado sa kwento mo. Makinig ka, ha? Honestly speaking, hindi ako lumalaban sa pipitsugin. Ay, lumapal eh. Pipitsugin naman pala eh. Alang nilalabanan natin, yung may mga pangalan na... at yung marurunong... Eh, advantage mo na yon, Totoy, kung pipitsugin ako. Ngayon, kung hindi mo naintindihan, yung sinasabi ko, may problema ka na sa pag-iisip. Hindi ako may problema sa pag-iisip. Ikaw, pipitsugin nga ako, di ba? Inang-claim mo eh. Napaka-simple na yung sagot ko sa'yo. Ay, nako. Alam mo, Totoy, hindi mo. Ang hardcore na ADD at MCGI, hindi umaatras sa debate. Ngayon ganito, no, Kuya Adel. Sa kokote mo yan. Kung wala ka nang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Meron pa ba kayong mga tanong? Kasi kung wala, matutulog na ako. Simple lang naman eh, Totoy. Kasal sila ni Brad Camilo. Nag-abroad sila siya. Linaw-linaw ng sagot ko, Broccoli. Hindi nyo ba naintindihan? Kung ikaw ay hindi nakakuha ng justice, dumiretso ka na kay kuya, gawin mo muna tsaka magreklamo. Maliwan ko na kayo. Salamat sa inyo. Wala ka naman sa posisyon para magsabi ng ganyan. Alam mo, ang tawag dyan, duwag ka. Sino ako? Oy, wow. Yes. Ako? Oh, duwag, Totoy. Ang hilig mo lang kumuda, wala ka naman bayan. Paano naman ako inatake? Ba't na may emersonal ka? Ba't na may emersonal ka? Lumabas na lumabas. Eh, wala. Naka-mute pala ako, pambira. Na may emersonal ka, di kita sinabihan ng ganyan, ha? Wala. Wala. Huwag ko na si Rosoy, Mark Camilo. Ano lang yun. Nakikipag... ano lang. Papalipas oras lang yun si, ano, si Totoy. Ganyan yung tinuro kasi ni Elo Soriano, mga personal. Kaya nga eh. Sabihin duwag. Yan daw ang pag-ibig sa kapatira. Pag-ibig? Bira, hinatulang ka na eh. Duwag ka daw. Hina mo. Duwag. Di ba niya alam yung pinagdaanan mo, brother? Para sa pinagdaanan mo. Anong minamaliit mo yung pinagdaanan ko? Kaya nga. Eh, yun yung mga ano yung mga kagaguhan mo ngayon. Lang yan. Ibig na ano ka eh. Pagkatapos mga takay, biglang tak. Gago. In-invite mo ba yan, bro, Oli? Sira na ulo. Oo, oh, in-invite. Oo, oh, in-invite to. Sorry, ako, siya ina, ano, hindi ko naman siya hindi ko naman siya na in-personal. Wala naman ako sinabing masama sa kanya. Sasabihin niya akong duwag. Ganyan ba yung mga CGI? Ganyan talaga kayo. Mga kalunyero at kalunyera kayo, tapos magsasalita pa kayo ng ano, ganyan, ng mga masasamang salita sa mga binibigtaman nyo. Sabi mo na, duwag, wala akong sinasabi sa iyo ng masama dito. Hindi ka nga duwag eh, nag-consult ka nga sa KNP, di ba? It doesn't follow na... Para sabihin niya. Sino siya? Tama. Magpunta-punta ako doon, mag-ano, nasa position ba siya para magsalita ng ganyan?
Dapat na sinabi mo na sa akin. Dapat na sinabi mo na sa KNP 'yon. Apaka nasa kanya na 'yung problema. Baka di niya sinabi ko nasa kanya. Sumulat na nga kami dahil 'yun nga ang sinabi sa amin nasa posisyon. Hindi siya. Wala siya sa posisyon para magsalita ng ganyan. Sabihin niya banduwag. Yan duwag, pangalan nga niya, hindi niya sinasabi rito eh kung ano talaga pangalan niya. Ako sinabi ko sa kanya kung anong pangalan ko eh. Hoy, ano mo pala? Diba? AI mo. Do ikaw ang duwag. Ilabas mo kung ano yung pangalan mo. AI mo. Di kay na ano eh, sabi ako. Eh, gusto mo mag sa dugo-dugo na lang tayo ng away. O talagang hindi kita urungan. Yan, duwag. Gago ka. Baka di mo alam yung sinasabi mo. Lala ka rin kausap mo. Di ako katulad na sugo mo. Ang bayag, alanganin. Nanginig maghahatol ng mga yan, mga self-righteous ano kasi. Ano o, isa lang, Brad Camilo, baka mabasag yung inuugasan mo. Kaya, nung umpisa pa lang, tinanong ko si Brad Camilo kung nakainom na ng gamot sa high blood. Eh, kago yan eh. Yan, ganyan ang mga turo kasi sa kanila ni ano, Suryano at Dali. Pagka laban ka, ayaw mo na, ipo-purge ka nila. Question. Strong ka na, yan. Parang pinoporge nila na yung mga tao. Dapat nga. Pakita nyo kung paano nyo kami mahikayat bumalik. Tama. Hindi so, pinoporge nyo yung mga tao. Ganyan ba yung Kristiyano? Ayun na, si Vlogcaster. Vlogcaster ba yan? Kalma. Sabihin mo kung anong away gusto mo bago mo sabihin yung duwag ako. Baka di mo alam pinagdaanan ko. Anong mo sa ano? Tanong mo diyan sa KNP ko ano ko dati. Ka-broadcast ba to? Opo eh. Anong mo diyan ko ano ko dati? Baka di mo alam kung anong pinagdaanan ko noon. Bago ako maging ano. Baka sabi ng dog si Toto, dog eh, nakukuha ng debate, ayaw nga pumata. May meron lang po ito. Kasi napakalinaw naman, di ba, kasal kayo, o nagkaanak misis mo sa iba. O, that's ano, against the doctrines of Christ. Ang mga ugali niya, parang yung batang biglang nanapak, biglang takbo. Oo. Yung biglang pagkasapak takbo, tingnan mo yung ugali. Yan yung duwag. Ibig sabihin, nandito lang ngayon para mang atake na mang adake. And then, minamaliit na yung problema ng mga ng taong, ano, parang napakaliit na problema yun para sa kanya. Hindi mo alam kung ano pinagdaanan ko. Para, o kasi, siya kasi hindi naman kasal sa asawa. Pasok ka, Pumasok ka, Totoy Bibo. Anong naninira eh? Nagkikwento nga si Bad Camilo. Ang nangyari sa kanya, injustice. Naninira, nagkikwento ako dito ng karanasan ko. Lang. Ang hatol talaga doon, tiwalag. Tapos sasabihin eh, ano, puro inanakit. Ayan na, nagre-request siya ulit. Puro inanakit. Ayan na. Natural, masakit yun, nangyari. Wala ka bang empathy? O, Toy, ano, hindi ka makatulog, no? Ayan, nadidinig ako malinaw. Oo, sige. Ako. Okay, ganito, brother, ano? Sige. Oo. Ang total na nasabi ko na sa'yo, ang final justice nga is pagharap mo kay kuya. Kasi kung hindi ka nakakuha ng justice, iakyat mo sa pinakamataas, dumiretso ka na. Ginawa na nga namin yan. Siyempre. Diba sinabi ko na sa'yo, ginawa na namin yan? Isang taon sige, na. Granting, brother, magsalita lang. Tsaka wala ka sa posisyon para mag-advise ng ganyan sa akin. Dahil ang unang-una nag-advise sa akin ng mga worker doon, sinabi na sa amin at may proseso, sinunod namin yung proseso. Hindi ikaw ang dapat magsabi niyan sa akin, unang-una. Okay, bra. Wala ka sa posisyon para magsalita ng ganyan. Wala ka sa posisyon. Alamin mo kung ano posisyon mo. Sige, para sabihan mo ko lang, ano, parang minamaliit mo yung problema ko, eh. Brother, alam mo yung alam mo kung saan umahantong yung gantong problema ko? Umahantong pa nga sa bata yun eh, pero minamaliit mo lang kung magsalita ka. Brother, parang nga sasabihan mo pa akong duwan. Brother, ganito.
Di, nung ano, personal ba kita? Mula nung pumasok ka? Nagkwento lang naman ako sa'yo nga. Sige, brother, kung... Ganyan ba tinuturo sa inyo? Ni Ellie? Sabihin mo, kung baka, baka hindi mo alam kung anong pinanggalingan ko. Brother, kung nasabi ko man yun, pasensya na, no? Kasi nasaktan din naman ako. Mamusga eh. Pasatalitay mo lang ako. Kasi. Pwede ba ako magsalita, brother? Hindi ko inusgaan eh. Nung nandito, pinakikinggan lang kita eh. Brother, humingi na ako ng pasensya sa'yo. Pasalitayin mo naman ako. Hindi mo. Okay ba yun? Ngayon, ganito, lupit ano? Lupit mo magsalita, ano? Ganyan ba mga Kristiyano magsalita? Malulupit? Sa sakit? Sasabihin mo, puro hinaing. Puro hinaing. Literally, ganyan ka magsalita. Pwede bang ako naman masasaktan ng tao sa sasabihin mo? Brother, kasi ako rin nasasaktan din sa mga sinasabi mo dun sa iglesia na parang sinasabi mo natural na... Natural, nakaranasan ko yun eh. Kaya nga eh. So hindi ako hindi ko masasabi. Bakit di mo matanggap kung anong opinion ko at karanasan ko? Sadali lang. Ba't marunong ka tumingin ng perspektibo ng ibang tao? Hindi, yung may personal ka. Dito nga pinipersonal dyan eh. Brother, ganito no. Kaya tayo nakapagsabi ng gano'n. Ganyan kayo magsalita. Kahit kayo nabalis, ganyan ang narinig ko. Ganyan-ganyan talaga kayo. Hikayatin mo. Paano mo kung may hikayat bumalik dyan? Yung ganyan kayo? Okay, ganito nga brother. Tapusin na natin to no. Sa gawa nyo, kung ano pinag-aaralan nyo? Camilo, pwede ba ako magsalita? Kasi kung hindi mo ako pagsasalit, kung hindi mo ako pagsasalitin, baka sasabihin na tuwag. O pag pasensya na nga, brother. Okay na ba 'yon? Mapapatawad mo ba ako? Di ba sinabi ko na yung reason. Ako nasasaktan din kapag mayroong sinasabi tungkol sa iglesia. Ngayon ang punto ganito. Kung wala na talaga, case closed sa Tyron. Kasi ayaw mo nang subukan eh. Di ba? So, tahimik na lang tayo. Pero, siyempre, nagsasalita ka against, parang pinalalabas mo na hindi ka binigyan ng patas na pagtingin ng iglesia. So, nasasaktan din ako doon. Ngayon, kung ayaw mo na talaga, eh, wala na akong magagawa. Ngayon, sa nasabi ko sa iyo kanina, pasensya, nadala rin ako. Hindi ko intensya. Alam ko may pinagdadaanan ka, bro. Mabigat yan. Kaya lang, siyempre, nasasaktan din ako. Tao rin din tayo. Ayoko may nakakadinig na mali sa iglesia na binigyan ka naman ng patas sa pagtingin. Okay na ba tayo, Camilo? Okay na. Pasensya na, ha? Alam ko masakit yun eh, tsaka may pinagdadaanan ka. Ngayon, dun sa punto na hihikayatin, ang hinihikayat talaga yung nagpapahikayat. Kasi kung ayaw ni talaga, ang meron kasing bibigyan ko ng dalawang klase. Una, yung lumalaban. Pangalawa, yung nanlamig lang. Kung nanlamig lang or hindi nakadalo dahil may problema sa trabaho or tinatamad, yun naaakay pa yon. Kasi wala naman silang laban eh. Yan ang sa mga kaibigan mo, diyan sa Labrocoli, nadidinig ko yung ano, well, ngayon lang kita nakausap, no? At hindi although hindi tayo magkakilala, pero siyempre nadadamay ka rin doon sa ginagawa ng Labrocoli. Ngayon eh kanina nadinig ko sa iyo, although yun ang tawag ko, may hinanakit ka eh. Kung talagang sa tingin mo, hindi ka talaga, well, sa'yo yun, opinion mo yun, no? Pero, siguro, ano, granting na na-experience mo yan, sa'yo yun eh, no? Hindi, tama ka, wala ko sa'yo. Ngayon, kanina sinabi mo, saan yung posisyon ko bilang isang kapatid mo? Saan kapatid naman kasi sa kapatid? Yung payo ng kapatid. Ngayon, yun nga ang pinaka the best solution na naiisip ko is umakyat ka doon sa pinakamata. Pero sinabi mo na, ginawa mo na at ayaw mo na rin. Wala na akong magagawa. Kalimutan na natin yan. Okay na ba yun? Kasi kung uungkatin mo lang parate, lalo ka lang din masasaktan. Yung pananalita mo, foul words yun eh. Pero hindi ko pinatulan, di ba? Anong foul words sa sinabi ko?
yung unang pasok ko, eh, ano ba yun, na pinakailaman, yung, oo. Foul balls yun? Totoo yun, hindi foul balls yun. Pagpalagyan na natin, totoo nga. Pero dapat, isilight mo lang, kasi, tandaan mo, kahit magkadimandahan pa kami, tingnan ko kung manalo yung sinasabi mo. Sige nga, paano pagtatakpan ng MCGR yung ganun sa korte? Sige na. Una nga sa batas ng tao, hindi ko din kayang ipagtanggol yan Sa batas ng tao, ha? Hindi nyo kayang ipagtanggol yan. Alam natin yun, pero isipin mo, ganito yan, brother. Ito, payong kaibigan lang. As a kaibigan na lang, hindi na sa kapatid. Hindi, power words yung sinabi ko sa'yo. Pasensya ka na. Ako, hingi din ang pasensya sa'yo, ha? Naging pangka lang ako kasi. Nung naalala ko, nung pumasok ka dito, sinabi ni Rocoli na taga Quirino pa. Parang nag-flashback sa akin yung... Ay! Yung suspect. Sige, naintindihan ko. Nag-flashback. Ang sinasabi ko, pabati mo ako dun. Huwag lang kami magkita sa mata ka. Pero hindi kita personal. Hindi, wala akong sinabi sa'yo na kahit anong masama na ikagagalit mo. Yes, tama yun. Wala. Kaya lang yung... Dahil wala kang kasalanan sa akin. Yes, hindi ka sasabihan ng gano'n. Oo nga, brother, Camilo, sa akin ang dating noon, foul words yun. Pero, kalimutan natin yun. Sa akin, hindi. Diretsa, ang sinasabi ko sa'yo, ipabati mo ko doon. Sige nga, granting dahil na alam ko, ano, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin sila sa gawain nilang masama. Baka di mo alam. Brother, huwag na natin pag-usapan tapos yan. Hindi ano? Pa rin tinitiwalag. Oh, yun, yung sagot, yung tanong mo, hindi ko na alam ang sagot diyan. Kasi, isang relihiyon niyo, pag-usapan natin 'yan eh. Ewan ko, mapagtatakpan niyo 'yan. Siguro, brother, yung may mga kapangyarihan na lang makakasagot niyan. Ang kung opinion ko, 'di ba? Lalo ka lang masasaktan, brother. Siguro, iba na lang pag-usapan natin. Para, brother, alam mo, kalmado naman ako kanina eh. Yung pinag-uusapan nyo yun eh. Ikaw lang ang gano'n eh. Nagsindi ng apoy dito eh. Sinabihan mo ba naman ako tuwag? Brother nga, nagkapatawaran na tayo. Unang-una. Kaya nga, wag mo na eh. Sige. Huwag na natin pag-usapan. Ibayin na lang natin topic para ano. Totoy, ikaw ba kailan mo papakasalan ng ano mo, partner mo? Ibang topic na lang, mas maganda. So, sa mga... Hindi kapatid. Para maging maganda pag-usap, one at a time lang ang nagsasalita. Pangalawa, hindi tayo nagsasalita ng... below the belt na words, pero syempre, pagdating sa aral, maninindigan ako. Ngayon, kasi nga, yung tanong ni Kuya Adel, hindi na siya nagtatanong, nangungutya na lang. Pero, mas maganda kung sinagot na, another question na lang din, para marami kayong matanong. Pero, ang problema kasi namin din sa loob ng iglesia, pag may ganyang mga krimen na yan eh, adultery, pati mga rape, ang unang kinukonsult, yung mga manggagawa, which is wrong, dapat police agad, or which is namang, ano, sa gobyerno. Diba? Walang magagawa yung mga manggagawa. Brocoli, ganito yan eh. Nasa loob ka na iglesia, ang nakakasakop sa'yo, yung iglesia, therefore, pasasakop ka sa namiminuno sa'yo. Nakasulat naman yan eh. Ngayon, ang punto, no? At kung talagang alam ko may mga hindran kayo. Siya nga pala, yung hamon ko sa'yo na mag-live sa Facebook. Ba't hindi mo ginagawa? Para nandito na nga ako eh. Sa TikTok, may live din ako sa YouTube. Hindi okay sa Facebook?
pambihira. Kung saan ako pumunta. Ayaw mo nun. Dito na nga tayo. Eh, sa YouTube, konti lang nakakapanginig. Sa TikTok, eh, konti lang din. Mga 100 lang din. Kung balay-balay na, kung sikat ka. Eh, sa Facebook. Oh, sige, sige. Magbibiyak ito dyan. Ayan. Ayan. Para yung mga ano nyo, madinig doon. Para makarating doon. Nag-live ako eh. Voice na yun. Di ba mas maganda yun? Oo, mas maganda yun. Oh, para labas kagad ng ebidensya. Kasi maisi-share mo yung ebidensya doon. Dito kasi hindi mo maisi-share eh. Eh, mag-screenshot ka pa rito. Tapos, isa-isa. Pero kung sa gagamitan mo ng Zoom, tapos OBS, nako, napakaganda niya. So, sa mga ano no, mga dating kapatid na no, humihingi ako ng pasensya sa inyo, mabigat talaga ako magsalita. Masakit sa pakinggan, mabigat, may laman, sagad ng gambuto, pero hindi ako nagsasalita nang walang katuturan. Pangalawa, yung below the belt. So, sana maging magkaibigan tayo. Hindi yung, alam nyo kasi, siyempre, debatista tayo. Pero ako, tumigil na ako sa kakadebate kasi napagalitan na rin ako. So, therefore, nagsisharing na lang din ako. Kaya nga nagpapatanong tayo, unlimited question. Kaya yung hamon sa akin ni Kuya Adel, sinagot ko lang ha, honestly, yung may mga pangalan ng pinapatulan natin sa sharing. Sharing na lang. Pwede naman mag-sharing eh. Huwag na sa debate. Makita na naman yung pangalan ko. Di mayari na naman ako. Baka matiwalag na ako. Yeah. Totoy. Ang nagiging issue kasi ninyo, di ba members kayo ng NCGI, parang nagiging, yung sinasabi nyo dito, nagiging official statement ng NCGI. Pero wala namang kayong authority talaga na magganito, mag-live. Na lang. Dumadami na kayo eh. Sagutin ko lang, Broccoli, no? Ang una, sabi, magtulong-tulong kayo. Isang sangkap tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Therefore, sa pamamagitan ng technology, minsan nag-iimbita tayo. Pinapakita natin yung mass indoctrination. So, that's why, nagla-live tayo. Kailangan natin yung social media. Ngayon, therefore, wala naman talagang sinabi na lumabas kayo at makipag-debate kayo. Kaya nga, hindi na ako nakikipag-debate. Nakikipag-sharing na lang. Tumasagot lang tayo dun sa mga tanong ng mga kaibigan natin. Hindi para makipag-diskusyon, makipag-debate. Siyempre, may nagtatanong, maninindigan tayo. Kaya nauwi sa maliit na diskusyon. Alam yung ginagawa mo ba, Totoy Bibo? Kung sharing, ginagawa ba yung pangisong pangasiwaan? Okay, ganito yan, ano? Doon sa pangasiwaan, kasi nga, mas importante sa kanila yung mga gawain. So tayo naman, libangan na lang. Kung hindi importante itong ginagawa mo, sagot. Kung importante sa kanila yung ibang gawain, yung ginagawa mo hindi importante sa kanila. Ang ibig sabihin, importante din sa akin, kasi nga, way ito ng pakikipagdigan. Sa pangasiwa ng tanong ko. Importante din. So, bakit wala silang Facebook Live? Ba't wala rin sila sa TikTok? Good question. Valid question yan. Bakit okay daw? Na. Sinugo ba kayo para mag-live? Pakisagot. Pakisagot lang. Tagal eh. Wala na. Alam nyo, sinagot na kita. Okay, ganito, no? Alam mo, iba yung pagkakasakot. Dinig ba ako, hindi? Broccoli, dinig ba ako? Bumilis yung boses mo. Nahina signal mo. Nandinig ka ba ako?
Oo, oh, narinig ka pero may delay. Sige, siguro nagkakaroon ng konting signal problem. Kasi nga dahil dun sa signal, naka-red ping pa. Makikita mo yan, pagka nawala yung red ping, ibig sabihin malakas na signal ko. Ayan, nadidinig pa rin ba ako? Malinaw na? Oo, rinig naman. Ayan, sige, pakisagot na lang. Ayan, yung ano, importante rin yung, kaya lang, magkaiba kami ng diskarte, magkaiba kami ng takbo ng pag-iisip, pero sa isang diwa ng aral, iisa lang yung diwa. So, hindi ka sumusunod? Kung iba yung diwa mo? Wala naman sinabi na huwag kayong magkalalay ba? May sinabi ba? Di ba binawalan ng sumagot? Meron, sinabi si Kuya, kung nakikinig ka, baka hindi ka nakikinig. Pinadilip niya yung mga Facebook page siya. Share lang daw. Kailan? Kailan? Hello. Ng social media sa amin. Hello. Kailan? See? Wala ka maiyak. Hello. Sabi natin. Yung si ano, yung yung pinapadelete, yung mga group page ng mga iba't ibang kapatid na doon na lang pagtulong-tulungan yung link ng MCGI. O yun naman pala eh, ba't kaya mo sarili? Yun nga yun naman, ano, huwag gagamit ng ano. Kaya nga, ganito nga yan. Kung ang page mo ay naka ano pa rin, kumbaga ang goal mo is manghikayat ng ano, eh, yun ang tinatatanggal. Yung page ko, hindi naman ako, ano yun eh, parang gumawa lang ako para lang, wala, gusto ko lang malaman. Okay? So, hindi ka official. Di ba sabi tapos, mo, Nano. Anong pagkakaiba ng sharing eh, nagpapatanong ka? Nano. Okay, ganito, no? Di ba, mag-sharing ka? Hindi naman tayo katulad ng iba or ng ibang reliyon. Ay, teka lang. Tatawagin ko yung tagasagot namin. Kasi hindi kami, ano eh, may talagang inaral dyan para sumagot. Kaya nandito ako para makipag-dismissan lang sa inyo. Ngayon, eto ang hamon ko sa inyo. Baka, total, may mga aral naman kayo. Bakit hindi kayo makipag-share? Para makita natin kung may aral nga talaga kayo. Or kung nakalimutan nyo na kasi umalis na nga yung Espiritu Santo sa inyo eh. Kaya yung napag-aralan nyo na, wala na, hindi nyo na maititindig yan. Mali-mali na, magagaya na kayo kay Willy Santiago. Mali-mali yung aral, may pre-Adamic race. O, saan ka pa? Wala naman kami yung aral niya, kinuha sa Google. Okay, kaya nga, hindi, alam nyo, mag-focus isa lang kayo doon sa kung sa tingin nyo mali yung RCC, mali yung INC. Bakit hindi yun ang labanan nyo? Nakafocus kayo doon sa MCD. Ay, gusto pala ng mabuting gawa, di yun ang ino. Ay, inaantok na ako. Sige, Broccoli, lumalalim na yun. Salamat sa, at saka, sa mga, ay, inaantok na ako. Toy. Ang alam ko walang Bible sharing. May inutos ba si Kaylee na ano kayo magpunta sa social media mag Bible sharing? Kasi ang alam ko MCGI Church lang ang pinupush ni Kaylee eh. Oo, tama. Kung makapaglabas ka, totoy ko. Kung makapaglabas ka ng isang dokumento, pinapayagan ka mag Bible sharing. Alo na kami. Okay, kung makapaglabas ka, dokumento official galing sa MCGI, firma ka ng Emerson, tango na kami! Sige, showdown na. Showdown na. Bago ka matulog, Totoy Vivo, maglabas ka kahit video or dokumento na napapatunay na may utos mag Bible sharing. Kasi MCGI Anchors lang alam namin eh. Tahimik, sasagutin natin ha. Una, hindi tayo nagba-Bible study. Okay? So, nag-share tayo sa mga kaibigan natin para mahikayat sila sa tunay na reliyon. Therefore, kailangan natin magsalita para malaman nila yung katotohanan. Ngayon, alangan namang
magpa-cute lang ako rito sa TikTok. Siyempre, magsasalita tayo eh. Kaya nga Totoy Bibo ang pangalan ko eh. Bibong-bibong sumagot. Bye! Hindi yun ang, hindi mo sinasagot yung tanong eh. Meron ka bang material ilalabas ng dokumento galing sa FTGI? Pwede ka mag-sharing! Magot ka! Yata, Rodriguez tayo talaga eh, no? Bilang gusto mo. Nag-out na. Ang tindi mo. Mahina pala to. Natakot. Natakot. May sakit pa ako niya na. Naipit at ano? Bully ka din eh. Papakitaan ko sana siya ng ano eh, condition na doon. Papakitaan ko siya ng ano eh, ng MCGI girls ko eh. Naipit yung bata mo, bro. Wala eh. Wala eh. Kulit ni Carl. Pero naka heart to heart talk ko kasi yan si Totoy. Sabi niya, ready daw siyang ma-sanction. Kung matiwalag man daw siya, hindi daw siya aalis sa iglesia. MCGI pa rin daw siya sa puso niya. may gusto so, sana ako itanong kay Totoy yung ano bang position niya sa MCGI? Ano ba siya ano? May officers ba siya? Observant, you know? Wala. Member lang daw wala. Ako kasi kung members lang siya, hindi niya na-experience yung exploitation dyan sa loob, tsaka yung mga hingian. Kaya feeling niya, okay-okay lang. Pero pag once na naramdaman niya yung pressure, lalo na sa pera-pera dyan, baka magising din yan. One day, gulat na tayo. Kasama na natin. Hindi niya kasi nakikita eh. Oo, alam niya yun. Yung mga kasama niya, nasuspend din eh. Tuloy Bibo. Para maranasan niya. Wala, ano lang yan. Dalawa-away lang yan. Kaya ganun. Tapos, ano, nakikinabang sa TikTok niya. Pabida. bakit bumalik? Bakit siya bumalik? Kala ko lang. Favorite Camilo. Favorite Camilo. Nakakalalaking magsalita eh. Sabi, pausap niya lalaki din. Basta-basta magsasalita ng ganun. Pantas din. Di na tayo, hindi na. Buti sana kung bata yung kausap niya. Ayun, hindi ko talaga in-expect na sasali siya ng ganito oras hindi. Kasi tulog niya talaga ito. Hindi ko talaga in-expect na sasali siya. Hindi ko naman siya ina-atake. Hindi ko nga pinipersonal. May umi-eko, Kuya Del sa iba. Para sa akin, may eko. Mag-mute ka nga muna, Kuya Del. I-test natin. Ayan, nawala yung eko. Sa kanya nga. Sa akin? Hindi, kay Kuya Del po. Meron kasi silang debate ni Totoy nung nakaraan. Hindi sila nagkasundo dahil ayaw sabihin ni Totoy Bibs yung sagot. Ang bilis niya manghusga ng tao eh, no? Opo. Pwede, may eko na duwag ka. Yes, sinabihan ka po niyang duwag kanina. Ginanon. Walang empathy. Parang ano lang niya, kaya lang, nafi-feed lang yung ego niya, kaya siya nakapunta rito eh. Nakikita ko dyan. Dapat niyang ginugutom. Ginugutom yung ego niya. Kasi dyan siya masaya eh. Pufulfeed yung ego niya. Sa mga argument na nakikipag-argumento sa kanya. Opo. Ego-centric nga din. Tingnan mo kanina, hindi siya nagpapansin ko, hindi siya nakikipag-usap para maglikha ng unity.
destruction yung kanyang ano, laging pinupuntahan. Kahit sa mga kausap niya. Talaga ba namang ang Kristiyano, hindi ganyan? May ganun po kasi yung tao na feeling niya kasi nasa kanya yung sagot. O diba, masyado nagpaparunong eh. Eh sabi ko sa kanya, unang-una wala ka sa posisyon para magsalita niya. Hmm. Diba? Kaya masyado nagmamarunong. Dilawa ko na nga yung sinabi niya. Wala kang ano, sa posisyon para magsalita ng ganyan. Dilawa. Tama. Oo. Actually, hindi pa nga niya alam yung buong kwento eh. Nagpapayo na agad siya. Diba ang totoong yung sincere na mag-a-advise, magpo-probing questions muna yan. Aalamin niya muna yung ano, punutulo bago siya magbitaw ng advice. Wala, walang ganun sa wala, akin. Wala, biglang ang gagaling-galingan eh. Marunungan. Manang-manang sa kanyang sugusuguan. Alam mo din nagkakamali kung magsalita. Actually, marami MCGI po na nandito sa TikTok. Mahinahon naman magsalita talaga. Oo. Siya talaga, pinagbumulan, pansin ko eh. Pinagbumulan talaga siya ng ano eh. Ng away eh. Ng, yung salita niya, sasabihin niyang Kristiyano. Ganyan ang Kristiyano sa inyo. Ang Kristiyano, pag sinabing Kristiyano, pag nakasela mo sa mga hindi Kristiyano, nakakahikahayat ng kapayapaan, nakakahikahayat ng kaisahan. Mm-hmm. Yan ang tinuturo sa Biblia. Siya hindi. Away, gulo, usga, puro atake. Pumunta siya, atake, atake. Tinatanong lang siya, puro sabi, atake siya ng atake. Tinatanong siya ng, pati nung isa, sino yung isang ano. Tapos sagutin niya, hindi yung atake siya ng, puro kayo hinanakit eh, puro kayo hinanakit. Sagutin mo ba, tanong. Hindi yung nang-atake, manang-mana ka kaya na eh. Manang-mana sa suku-suguan niya eh. Mahilig mga atake. So, ang issue yun, yung tinatanong sa'yo, hindi yung mga atake ka ng mga atake. Actually, ganun din kami dati. Ang iniidolo namin si Brad Ely. Lalo na yung mga workers. Pag nagte-texto kami, Brad Ely ang ano. Wala naman ako sinabi natin. Masama sa kanya. Diba? Nung ano, sinabi ko lang sa kanya, oy, pabati mo ako dun sa ano ah. Kalokal mo ah, kabrad mo ah. O, sa kanya ba yun? Para sa kanya ba yun? Siya nasasaktan daw siya. Abay, mas masakit yun sa akin. Kung sa, kumparaan tayo ng sakit eh. Baka yun sa'yo eh, pitik lang. Yung sakit na dinanas mo. Hindi mo alam kung ano yung nasira sa akin para... Opo. Saka kasal nga din kayo eh. Kasi siya, hindi siya kasal doon sa partner niya. Oo. Eh, di ba umiwas siya? Tinatanong ko kailan niya papakasalan. Umiwas siya eh. Ayaw niya pag-usapan. Ayaw niya pag-usapan. Ayaw niya. Siya ang duwag. Sasabihin niya akong duwag. Tagal-tagal niya na palang di niya pakasal. Libre naman ang kasal dyan sa MCGI. Di niya pakasal. Panindigan niya. Yung relasyon niya. Talaga matapang siya. Pakalalaki siya. Sabihin niya akong duwag. Galing niya magsalita. Ang bilis niya maghusga. Kayo nga ang duwag eh. Duwag na, mga bulag pa. Di man lang kayo makikita niyo ng nagbubulag-bulagan. Yun ang kaduwagan. Pagiging pagbubulag-bulagan. Opo. Pagiging panatiko. Nakikita mo ng mali yung nakikita mo. Sa harapan mo, nakikita mo na. Pero hindi ka sumasalikwas. Yan ang kadubagan. Uulan lang ako. In fairness naman po, di ba bumaba siya tapos bumalik siya, nag-sorry naman siya. Siguro na-realize siya na ano, he's very insensitive. Ma-ego lang talaga yung taong. Napapansin ko. Wala naman ang ano sa kanya rito, tinatanong-tanong lang naman siya. Siya naman ang sagot niya, pa-atake. Wala naman ding, puro mga franka naman yung tanong sa kanya nung iba dito sa... Siya, ang sagot niya, sarcastic, kundi sarcastic, pa-atake. Sarcastic, pa-atake. Buti na lang, minam ako ng ano, ang gamot sa high blood. Oh, sabi ko sa'yo eh.